Binita ng mga senador ang mahina raw na sistema sa Bureau of Customs. Kasunod yan ng mga nakuhang bilyong pisong halaga ng shabu sa Subic. Sa front line ng balitang yan, si May Ann Los Baño. 360 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos. Ganyan kalaking kargamento ng ilegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs sa Port of Subic nitong nakaraang buwan lang. Tukoy nila ang consignee na local consumer goods pero hanggang ngayon wala pa silang naarestong tao. Kaya tanong ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado kanina, bakit? Ang sumagot si Senator Tulfo na rin. Ako unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa lokar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga consignee, mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. Sir, we are trying to verify all those informations that you have been telling us. We're in fact, sir, I joined the Bureau last year. From the armed forces. Sa pagsala ng BOC sa budget hearing ng Senado, sinabi ni Tulfo na alam naman ang nasabing ahensya na kung sino-sino lang na pangalan ang nilalagay na consignee ng mga kargamento, pero bakit daw ba pinapalusot nila ito? Tingin pa ng senador, napakahina ng vetting o pagsasala ng BOC sa mga nag-a-apply na consignee, lalo na yung nagpapasok ng high-value products. Doon pa lang sa consignee, sir, kapag gumawa kayo ng vetting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman smuggler ang magpupront mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng back account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. Paliwanag naman ng BOC, may mga requirements silang hinihingi sa mga consignee, gaya ng business permit, proof of financial capacity, at income tax return o ITR. Inutusan din ni Senator Tulfo ang BOC na linisin ang listahan ng lahat ng consignee sa nagpapasok ng kargamento sa loob ng ating bansa. Dapat daw siguruhin na lehitimo ang mga tao sa likod ng mga pangalan sa pamamagitan ng pagre-require sa kanila na humarap mismo sa opisina ng customs, dala ang lahat ng requirements, kasama na ang ITR at kopya ng kanilang bank accounts. Bago ang pagdinig sa Senado, nauna ng giniit ni Zambales 1st District Representative Jay Kongkun na dapat bigyan ng pagkakataon si Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan na ayusin ang sistema. Kabilang na riyan ang umano'y panggigipit at panghihingi ng lagay sa mga broker ng SBMA. Importante raw na mapakinggan ang reklamo ng mga broker, pero dapat silang tulungan kumalap ng mga ebidensya. Imbis na meron mga ilang outfit ng media na nagsasabi na, hindi, yung mga broker na yan. Nagsisinungaling lang yan. Why? Kasi nagtatrabaho lang kung maayos ito mo ito. Wala silang politika dito. They are not in the business na mag-come up ng evidence. Ang sinasabi lang nila yung kanilang eksperyensya na pang-aaras at pag-ibig dito sa SBMA. Sabi naman ni Tan noong September 29, nirelieve na sa pwesto ang mga iniimbestigang opisyal ng SBMA. We will not tolerate those kind of wrongdoings. Starting today, si Mr. Rico Reyes, hindi niya makikita sa podcast. Okay? I'll tell him to file a leave of absence. And regarding naman kay support manager ng reklamo si Mr. Joe Martinez, medyo plasa siya. Patuloy pa rin gumugulo ang investigasyon kaugnay niyan. Nagbabalita mula sa frontline, May Ann Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.